excited. It's been 27 years na napakahaba na ng panahon sa wakas. Nabigyan na ng karapatan ng tatay ko na ma-invite. Ma'am, was this expected? Wala ko kami ina-expected. Pero trabaho lang at dasal. Kaya maraming salamat sa Kongrema. Higit sa lahat. Maraming salamat sa may kapal, hindi para rin wala kami, nakakalimutan. I'm so grateful. Thank you very much at makikinig tayo ng 1:30 kung ano yung dahilan ng ating Korte Suprema. Interesado rin kami kung ano kasihan ito dahil baka may tuloy-tuloy pang mga MR. Ma'am, do you feel vindicated given all the criticisms against your family over the years? Matagal ko na nakalimutan yung mga alitan na yun eh. Tuloy-tuloy lang. Nanunasama kami, tuloy-tuloy lang lang. Ma'am, tingin niyo nakatulong that President Rodrigo Duterte favors the hero's burial of your father? Hindi ko alam kung may influensya. Wala naman siya na-appoint sa Supreme Court. Pero syempre, malaking bagay sa public opinion. Napaka-popular ng Presidente Duterte. Kahit hindi namin hinini noon pa, nung nangangampanya siya ng 2015, pinanakyan na niya sa Ilocos Norte. What initial plans for the burial? Initial plans? Wala pa. Hindi ko pa nakakausap ang mami ko. At si Bongbong na-stock up na sa Tacloban. Tapos sabi ko muna sila kung ano. At syempre, ito ay call ng Secretary of Defense. Sila may hawak ng libingan. So, up to them. Up to them. But let me do it as soon as possible, ma'am. Well, syempre, kasi simple lang naman eh. Soldiers burial lang naman yan eh. Wala namang bongga-bongga. Ito na yung call for at the same time healing and reconciliation. Yes, talagang maraming salamat sa ating Korte Suprema. Malaking bagay din to para sa ating bagong Pangulo na nanawagan para sa paghihilom at pagkakaisa ng bansa. Kung kaya natin kausapin ang ating mga kapatid na Muslim, kaya natin kausapin ang mga dating NPA at CPP, kaya rin naman siguro pagbigyan ng mga Ilocano at lahat ng loyalista sa Metro Manila, Southern Tagalog, sa Region 8 at Tacloban, sa lahat sa amin na nagmamalasakit sa aking pamilya. Ma'am, apela niyo sa mga Well, sa akin kasi, galangin natin at tumalima tayo sa hatol ng ating Korte Suprema. Mangibabaw ang batas, bago ang lahat. At kung ano man yung ating sama ng loob, pwede tayo magdebate hanggang kingdom come. Para sa akin, ang tatay ko ang pinakadabes. Siyempre, ang pinakadabes. Sa kanila, galit na galit sila. Huwag na tayo magdebate kung ano man ang galit, pagpopoot, hinanakit sa inyong puso. Let it go na po. At pagpapatawad na lang, mag-move on na tayo, magkaisa na ang Pilipinas. At isang buong-buong bagong Pilipinas ang ating itatag. Ma'am, mensahe po sa hundreds or supporters na nandito yun na naiyak din pagkadinig nila. Yes, maraming salamat sa mga nanggaling pa sa Davao, galing pa sa Visayas. Higit sa lahat yung mga galing sa Solid North na talagang naglakbay. Dalawa tatlong beses na to, ako'y nahihiya na nga sa kanila. Sabi ko, huwag na kayong pumunta, ayaw paawat. At higit sa lahat sa marundong nilang pagdadasal. Pati yung mga maliliit nilang anak, binitbit, kahit mainit, kahit napakalayo. Dahil sabi nga, nakikinig daw ang langit sa maliliit na bata, kaya binitbit pati anak nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itutuloy natin to. Huwag tayong magmalaki, huwag tayong mangibabaw. Ang atin ay bigyan ng tulong ang ating bagong Pangulo, magkaisa tayo at huwag na rin tayo magalit sa sino man hindi sumasang-ayon. Mamay day po kung ano naisip ko kailan ito. Wala kami kaplano-plano. Ang Supreme Court ang inaantay namin at hindi ko alam kasi kailangan makinig muna tayo sa hatol nila kung meron pang motion for reconsideration at iba pa. Napakarami kasing petitioner eh. What, ma'am, if it were you to? Deep in your heart, inaasahan nyo to na ito talaga? Wala akong inaasahan. 27 years na eh. Mahirap na umasa. Parang tumanda na ako sa kakaintay. Ganon. Pero sa kabila nito, it's a personal victory for me. Kumbaga, sa mga anak, may kanya-kanyang papel. Yung kapatid ko, kailangan lumaban sa politika. Si Bongbong yun. Ako naman yung daughter eh.
eh, ang parang inatasang papel ko naman eh, kailangan malibing ko yung tatay ko. Kaya parang sa akin malaking bagay ko. Ito yung uling lahabili niya. Minsan di ko maintindi kung bakit kailangan pa sa libingan. Ano ba naman, marami naman libingan dyan. Andyan naman ang Ilocos, kaya laki-laki. Subalit, sundalo yung tatay ko eh. Nasa isip niya na kailangan yung ospital ng sundalo. Kailangan kasama niya yung mga kawal. Kailangan sa libingan siya magmamamaya pa. So, ayun. I'm going to go to the house. Ma'am, if it were up to you, would you want your father to be buried within the year? Para sa akin, sa haba ng inantay, paspasan na natin. Total, simple lang naman. It's just a soldier's burial. Wala naman bonggang-bonggang state funeral at ano-ano pa. Ibigay lang yung nararapat, yung simpleng marcha, yung simpleng libing na kasama ng bandila. Yun lang naman ang inaasahan niya. Sir, ma'am, do you have a date na? Wala, hindi pa kami nag-uusap ng pamilya. Hindi pa namin alam kung ano ang mga susunod na legal moves. Hindi rin namin nakakausap pa sina Secretary Lorenzana, ang mga general at yung mga talagang namumuno dyan sa libingan. Pero pa-follow na yun, ma'am, ano? Pa-follow na lang yung decision na. Pa-follow na yung pag-usap nyo kina Secretary Lorenzana. After this? Yeah, oo. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung convenient, yun na agad-agad. No fuss, no mas. Let's do it na. Okay, there you have it. That was former President, Governor, Ilocos Governor Imelda Marcos. Obviously, I'm sweating all over. Kasiksikan kami when we interviewed you. Please tune in to Rapper for more updates.